Hello mga sir! Happy New Year sa inyo! Happy New Year sa ating lahat! Good luck sa atin ngayong 2021! And in today's vlog, pag-uusapan natin is about mga highway riding tips. Nandito tayo ngayon sa Fairview area, Quezon City, at isa ito sa pinaka-heavy ang traffic dito sa lugar namin. And magdi-discuss lang tayo ng mga konting tips kung paano tayo hindi madidisgrasya dito sa mga ganitong klase ng malalaking highway. Sir, let's go! First tip natin mga sir is paano ba tayo pumupuesto sa likod ng kasunuran nating sasakyan? So for example, itong taxi na to, dapat ba nandito tayo sa gitna ng kotse na to? Dapat ba nandun tayo sa kaliwa banda o nasa kanan? Ang advice ko sa inyo mga sir, ipumuesto kayo sa lugar na kita kayo ng side mirror. So for example, ito, yung Sportivo, di ba? Hindi tayo sa likod niyan. Dahil ito, hindi tayo kita niyan pag tumitingin siya sa side mirror unless titingin siya dun sa rear view mirror niya. Always place yourself dito. Eh no, yung nakikita mo yung side mirror. Doon niya ipupuesto yung sarili niyo para in the event naliliko yung inyong sakyan sa harapan, eh nakikita niya kayo. Okay, dito kayo pupuesto. Eh no, natatanaw ko yung driver ng truck na to sa pwestong to. Huwag kayo dito sa likuran mga sir. Blind spot yan. Katulad dito, hindi kayo makikita niya. Napakataas nitong truck na to para makita niya ako. Basta ang rule of thumb, kailangan kita kayo sa side mirror. Ito mga sir, papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging itsura sa loob ng sasakyan kapag nakagitna yung motor nyo sa kotse. Ano yung nakikita ng driver niyan? Sakay tayo dun sa kotse natin. So yan, makikita nyo mga sir. Tingin tayo dito sa side mirror, sa kaliwa. Ano, kita nyo yung Aerox? Wala, di ba? Sa kanan, kita ba yung Aerox? Wala din. Sa rear view, kita ba yung Aerox? Ha? Hindi rin. Pero syempre itong Hilux ko or yung pickup ko, medyo mataas to as compared to other cars. Pero as a rule of thumb, para hindi na lang kayo malito, kahit sa anong sasakyan, huwag nyo na silang sundan sa likuran na nandun ka sa gitna. Okay? Next tip naman is about lane filtering. Yung pagsingit-singit dun sa mga puwang ng mga sasakyan kapag nagra-ride tayo. Lane filtering is allowed in the Philippines. Pwede po kayong mag-lane filtering dito sa bansa natin, sa bansang Pilipinas, as long as safe, tapos hindi yung kamoteng klase ng pagsisingit-singit. Okay. Ang tip ko, pag nagla-lane filtering kayo, always drag your rear brake. Huwag nyong ilagay yung brake nyo or yung daliri nyo sa front brake, rear brake lang pag nagla-lane filtering kayo. Subukan natin dito, ha. Napakalaki kasi ng chance na mabuhol nyo yung motor nyo kapag ang ginagamit yung brake is front brake. So gagamitin nyo lang rear. Yun lang gagamitin nyo habang nagle-lane filtering kayo. Kahit di nyo nga ibaba yung paa nyo, eh. Kaya yan. O, lane filter tayo dito. Ayan, o, maluwang naman kasi. Though sa GoPro kasi yung mga ganitong sitwasyon, kala mo hindi siya maluwang. Tapos syempre magpapasing tabi kayo dun sa sinisingitan nyo. Yan, o. Pwede naman yan, eh. Yan. Ilang kotse rin yung na-overtaken natin sa pagle-lane filter. Ang advantage kasi talaga ng motor dito sa amin sa Manila, sa Metro Manila, is kaya tayo mas mabilis nakakarating sa ating paroroonan, sa ating destination, dahil nakakapag-lane filter tayo. Unlike sa kotse, kailangan mo talagang pumila ng ganyan, kaya natatraffic ka. Tumatagal ka sa destination na gusto mong puntahan. Ngayon, sa motor, kayang-kaya mong sumingit-singit sa maliliit na puwang na yon, as long as safe. Okay, safe. Yung mga ganitong truck, iiwasan nyo yan. Napakaraming blind spot ng truck. Kaya iiwasan yung sumingit dyan, mga sir. Papipipi na lang yung utak nyo dyan. Yari kayo. Additional dun sa lane filtering, no? Huwag kayong
mag lane filter dito sa side na to, sa side na may gutter. Madalas kasi ang aksidente dahil yung pag lane filter dito, no, nandito lang ako mga sir para bigyan kayo ng example. So yung katulad yan, mag lane filter tayo dito sa kanan, yan. Napakasikip, at the same time, napakalaki ng chance ang ma-aksidente kayo. Dahil ang truck, yan o, nakita nyo? Nakita nyo yung ginawa ng bus, kinat tayo, okay? Dahil ang truck, bus, tricycle, kanya-kanya ng liko yan mga sir, kanya-kanya ng liko. Kaya huwag kayo mag lane filter dito sa kanan. Kung kaya, dito kayo sa gitnang lane or dun kayo sa kabilang lane. Huwag sa kanan. Dahil ang tendency pa, pag yung mga lumiliko ng pakanan na hindi nakasignal light, o di yari ka. So kung maiwasan, iwasan nyo talaga mag lane filter ring dun sa pinakakanang side. Kasi yan ang pinakadelikado, huwag sisingit-singit tayo. Pangatlong tip mga sir, is kailangan mong ipaalam sa mga sasakyan na nakapaligid sa'yo na nag-e-exist ka. Paano yon mga sir? So syempre dapat meron kang ilaw, meron kang busina. Dito kasi sa Pilipinas, tagilid talaga yung batas natin regarding sa open pipe, sa maingay na pipe. Kaya, ayun, hindi ko rin may re-recommend sa inyo na magpalit kayo ng tambucho na maingay. Isa yan kasi sa mga magagandang tip or recommendation para malaman ng mga sasakyan na nakapaligid sa'yo na nag-e-exist ka o nandyan ka. For example, o-overtake ka. Pwede kang magbusina para sabihin dun sa sasakyan na nasa harapan mo na o-overtake ka. Ipapaalam mo lang sa kanya. Pwede rin through ilaw. Pwede kang mag-flashing, high-low, high-low, high-low para ipakita dun sa sasakyan na or ipaalam sa sasakyan na nasa likod ka niya. Kaya napaka-importante mga sir na gumagana lahat ng ilaw natin from the front to the rear, signal lights, kasi very very important yan, lalo na paggabi para maramdaman yung presence mo ng mga incoming traffic, saka yung mga sasakyan na nasa likod mo. Pagpundido yung mga ilaw mo, lalo na paggabi mga sir, halos di ka talaga makita. Kaya yung iba, didisgrasya sa mga probinsya nila dahil wala silang mga ilaw. Pag natumbok ng sasakyan, talagang patay na lang talaga kasi late na before nila nakita na mayroon palang motor sa harapan nila. Kaya make sure na gumagana lahat ng inyong mga ilaw, mga sir. Madagdag ko rin pala, no? Gumamit kayo ng hand signals kasi yung kapag ganito kaliwanag, napakahirap kasi makita yung signal light, no? Lalo na kapag yung mga kasama mo sa kalsada, eh wala yung presence of mind nila sa pagdadrive nila. Hindi nila mapapansin yung signal light mo. Gumamit ka ng mga hand signals sa kamay para ipakita na kakaliwa ka, kakanan ka, umu-overtake ka. Mas makukuha mo yung atensyon ng sasakyan sa gilid mo, sa harapan mo, at overtaken mo kung gumagamit ka ng hand signals. So for example, ito, kakaliwa tayo dito. Bukod sa kakaliwa tayo, eh pagsisignal ako sa Wigo, sa mga katabi kong motor, nakakaliwa ako. Mas nagiging magalang ka pa nga yan eh, kapag sumisignal light ka ng gamit ang iyong kamay. Pag o-overtake ka naman sa mga truck or sa mga bus, kung maaari, itaas mo talaga yung kamay mo para makita ka nila. Alam nyo naman ang mga trucks, mga bus, mas mataas yung upuan nila. So halos di nila kita yung kamay mo kung ganyan ka lang mag-signal light, no? Or mag-hand signal, sorry. So kung kaya, ganyan, taas mo yung kamay mo para makuha mo yung attention nila, mga sir. Ayun, dagdag lang. Ganda na itong lugar namin na ito eh. Sobrang mapuno, sariwa yung hangin, maluwag yung kalsada. Gustong-gusto ko nagmo-motor dito. Pang-apat na tip, pang-apat na advice ko sa inyo, pag nasa city kayo, ang iiwasan nyo talaga ng mga sasakyan na talagang dapat alert kayo kapag nandyan siya sa harapan nyo, nasa likuran nyo, tricycle,
jeep, bus. Yung mga yan, may kanya-kanyang buhay yan. Tinan mo naman itong tricycle na to, di ba? Sample agad. Wala yung atensyon niya sa kalsada, naghahanap na ang pasahero. Sa bus naman, saka sa jeep, once na may pumara sa loob na pasahero or may papara sa kanila para sumakay, eh kanya-kanya ring ano yan. Liko muna, bago tingin. Alam niyo yun? Alam niyo yung ugali nilang yun? Nag-i-exist yan sa tricycle driver, sa jeep, saka sa mga bus. Liko muna bago tingin. Hindi naman sa gine-generalize ko lahat ng mga public utility drivers, pero most of them ay ganun talaga. Ngayon, anong gagawin mo pag may tricycle sa harapan mo? Or may jeep, or may bus? Kung kaya mong overtaken, overtaken mo na kagad. Yun na lang yung marerecommend ako sa inyo, mga sir. Ayun. Wala akong bad intention sa mga kaibigan natin na namamasada. Yun lang ay opinion ko based on my experience na sa tagal ko na nagmomotor dito sa amin sa Metro Manila. Last and final tip, mga sir, is to always stay vigilant. Pag sinabing vigilant, kailangan maging watchful ka sa surroundings mo. Maging alert, alerto ka. Yun ang pinaka-similar na meaning ng vigilant. So, paano kayo magiging alerto sa kalsada, no? Dapat kasi yung presence of mind nyo palagi nakatuon sa pagmumotor sa kalsada. Ang ma-advise ko sa inyo, lagi kayong tumingin sa side mirror, tingin sa harap, shoulder check. Actually, yan ang pinakamahalaga sa atin nagmumotor, yung shoulder check. Yung shoulder check, meaning yan yung pagtingin sa kaliwa, saka sa kanan mo. May mga bagay kasi tayo na hindi nakikita sa side mirror. Mga blind spot ba? Kaya nakikita kapag tayo ay tumitingin sa balikat, no? Nag-shoulder check ka. Bukod dun, mas nagiging aware ka sa surroundings mo. Kasi saglit lang naman yun eh. Pag tumingin ka sa kaliwa mo, di mo naman talaga inalis yung presence ng utak mo sa nangyayari sa harapan. Tingin ka lang saglit gano'n, tingin ka lang saglit ng gano'n sa kaliwa't kanan mo, mga sir. So yun, dagdag yun para maging alert ka, maging watchful ka sa nangyayari sa paligid mo, mga sir. Additional sa pagiging alerto at pagiging mindful, pagiging vigilant sa pagmamotor, eh wag na wag mong sasabihin na magaling ka ng magmotor. Dahil dito, sa totoong kalsada, hindi mo alam kung sinong makakasalamuha mo. Kung tinitreat mo yung sarili mo na magaling, yari ka pag meron kang nakatabing hindi magaling. Okay? Kasi kung sobrang galing mo ng magmotor, sobrang confident mo na hindi ka madidisgrasya, ang makakadisgrasya sa'yo ay yung hindi marunong at hindi pa magaling magmotor. Kaya ako sinasabi yung word na vigilant, maraming ibig sabihin, pero huwag na huwag kang magiging overconfident sa motorcycle riding skills mo, mga sir. Meron kang katapat sa kalsada, yari ka dyan. Meron pa pala akong additional tip sa inyo, mga sir. Kapag umuulan, ayan, kasi nagbabadya yung ulan eh, at naisip ko yung isang tip na to. Huwag na huwag kayong hihinto sa ilalim ng overpass para dun kayo magkakapote or dun kayo magpapalipas ng ulan. Most of the time, onting usog nyo lang, meron namang gasolinahan na malapit or meron namang malilimliman na pwedeng tambayan at pagpalipasan ng ulan. Naalala ko siya dahil meron ako na-encounter nung nakaraan. Papakita ko sa inyo yung video. Huwag na huwag nyong gagawin yan dahil magiging bowling pin kayo ng mga sasakyan. Yari kayo. Yung mga ganitong overpass, favorite yan. Tambayan ng mga nagmo-motor kapag umuulan. Kaya please, huwag nyong tambayan, mga sir. Please lang. So that's it, mga sir. Sana may natutunan na naman kayong bago dito sa vlog ni Sir Mel. At kakain muna tayo syempre ng pares. Banda rito lang, Mang Rudy Pares ng May Kawayan, Bulacan. Syempre Pares is the favorite game. May pares ka, kuya? Ayun, mga sir. Bye-bye. Sino si Mang Rudy? Ah, ikaw po yan, tay. Happy New Year po.
mo. Oo. Sarap pa. Ganda ba ng view ko dito?